gaano ka kadalas uminom ng alak? Dali ko siya ng mga everyday. Tinigil ko rin yung sigarilyo, tapos sa alak, nagiging tatlong araw na lang sa isang linggo. Sa isang buwan po, minsan isang beses, minsan dalawa ko, bihira ang alak. Kaya lang, hindi na yan uubra sa health experts dahil para sa kanila, walang safe na panahon, walang safe na level ng pag-inom ng alcoholic drinks. Alcohol consumption has been shown to accelerate or cause liver disease. Talagang wala nang safe limits. We really advocate no abstinence from alcohol. From recent studies, no, even those who consume lesser amounts of alcohol still have potential risk for developing alcohol-related diseases. So talagang sa alcohol, avoid as much as possible. Sabi ng World Health Organization, ang alcohol ay isang toxic, psychoactive at dependence-producing substance na classified din bilang Group 1 carcinogen o isang substance na posibleng magdulot ng cancer. Para masabing may safe level ng alcohol consumption, kailangan makita na pwedeng walang risk ng sakit kapag mas mababa sa level na ito. Kaya lang sa ngayon, wala pang ebidensyang may indikasyon kung kailan pwedeng lumitaw ang epekto ng alcohol sa katawan. The Department of Health fully agrees with the statement that there is no safe level of alcohol. Hindi naman talaga totoo yung parang sabi nila na it's good for the heart, no? Alam mo, diretsuhin na natin. Yes, may pag-aaral, pero ang problema, yung sinasabing statistical methods, yung paggamit ng computation, saka yung mga tao na inobserbahan, hindi siya angkop para sabihin na just because nakita namin sa maliit na grupong ganito ay buong mundo, pwede na natin sabihin safe siya. Any level, any amount of alcohol, small, kahit sabihin light, kahit sabihin drink responsibly, hindi po yan tama. Dapat po talaga iwasan siya. Kaya kapamilya, hinay-hinay.